Ngayon ay gagala ako, mga kapilingon. Kailangan nating magpaganda kahit maganda na tayo. Simula nang tumira na ako dito sa mansyon, never pa akong nakagala. Kaya super happy ko ngayon kasi makagala na ako. Buti na lang talaga, mga kapilingon, na hindi pa din ako mabuboring dito sa mansyon kasi ganito kaganda ang view na nakikita ko araw-araw. Umaba muna ako para uminom ng kape. Syempre, hindi mawawala yung partner na tinapay. American style na naman ang breakfast ni Madam. Ready to gala na! Siyempre, kasama ko yung mga kaibigan ko na TikTokeries. Hi, mga kapilingon! Hindi pa kami nakaalis, mga kapilingon. Naflata na kaagad kami ng gulong. Pero kahit ganun, tuloy pa din yung gala. Minsanan lang, kaya dapat i-enjoy. Ito pala yung magiging lunch namin, mga kapilingon. Tinapay na nga yung breakfast ko, mga kapilingon, tapos lunch ko tinapay pa din. Parang ulcer na ata ang kinalabasan sa galaan na to. After 1 hour mahigit, sa wakas, nakarating na kami sa destinasyon namin. Dito sa Caluya, sa Pangdalaga, Osames Occidental. Nabalitaan ko na maganda daw yung floating playground nila dito. Pagdating namin, welcome na kagad kami ng mga staff. Sinabi din nila, nakakain daw muna kami. Sakto yung naisip nila kasi gutom na kami. Doon daw kami kakain sa taas kaya umakyat na kami. Tignan nyo naman, mga kapilingon. Nabusog na ako sa ganda ng tanawin na nakikita ko. Kung saan ako pupunta, andyan kayo, mga kapilingon. Ito yung pwede mong mabili na pagkain dito. Habang hinihintay namin yung foods namin, pinicturean kami ng staff gamit yung GoPro na camera. Ito pala yung time slots nila. Please arrive 30 minutes before your slot time daw. Ito naman yung mga tickets na pagpipilian at opening promo sila ngayon. Inuna pala nilang sinerve yung drinks. Inumin ko na sana tong parang gatas na may cherry. Pero nakita ko tong parang red na cobra drinks. Pero mas masarap ata tong parang blue na Gatorade. Para malaman kung saan dito ang mas masarap, ginawa ko yung pinagbabawal ko na technique. Tinikman ko lahat, mga kapilingon. Nalaman kong mas masarap yung blue na Gatorade. Sinerve na nga nila yung mga foods namin. Parang kumain na din kami ng mga inasal nito, mga kapilingon. Siyempre, kailangan muna nating mag-pray. Pasasalamat sa biyayang natatanggap natin. Tinikman ko na nga kaagad kung lasang inasal nga ba. Kakasubo ko palang, mga kapilingon. Iba ako na nga lahati, pero itong kasama ko, ubos na yung kanin niya. Akala niya siguro na sa mang inasal kami. Sobrang bait naman ang staff nila dito. Sinerva na din nila kami ng chicken nuggets. You know, ha, na I love chicken hot dogs. Napansin ko, mga kapilingon, na may kumaway sa may van. Ayos, ang sweet niya talaga, mga kapilingon. Pagkatapos namin kumain, binagyo kami, mga kapilingon. Napansin ko, parang may white sa bundok. Andyan pala si Papa G. Ngayon ko lang talaga napansin, mga kapilingon. Gutom na kasi kami kanina. Nung nag-stop na ang rain, ready na kaagad kami, mga kapilingon. Pero bago yan, picture-picture muna. Akala ko, diretso na kami sa floating playground. May orientation pa pala, mga kapilingon. Kinabahan ako, baka may exam ang kasunod nito. Hindi pa naman ako prepared. Nakinig ako ng maayos, mga kapilingon, pero wala talagang pumapasok sa utak ko. Mahirap talaga kapag nasobrahan sa talino. Pinasuot na nga nila sa amin yung life jacket. Buti pa yung jacket may life. Inanda na nga din nila tong floating bike kasi ipapasakay daw kami mamaya dito. Inabahan na naman ako, mga kapilingon, kasi hindi ako marunong magbike. Excited ako na kinakabahan, mga kapilingon. Pero nung nakita ko tong floating playground, nawala yung kaba ko sa ganda ng view, mga kapilingon. Syempre, walang katapusan na picture at hindi mawawala yung production number. Ito talaga yung buhay ng pagiging TikTokeries. Kanyang-kanyang diskarte na lang to, mga kapilingon, para sa content. Ganito ba kayo ka-happy, mga kapilingon, kapag makikita ako? Para akong nagsuot ng tibak nito. Dahil sa sobrang excited ko, mga kapilingon, iniwan ko na yung mga kasama ko. Nagti-tiktok pa kasi sila. Eh ako, para na kasing bata na gustong-gusto na talagang pumunta sa floating playground. Eh paano ba naman kasi first time kong makapunta sa ganito? Malapit kami sa dagat pero walang floating na ganito sa amin. Sigurado talagang mag-e-enjoy kayo dito, mga kapilingon. At hindi lang yon, safe na safe ka din dito. At eto na nga, nag-aya na nga sila dito sa floating bike. Gusto nga nilang ma-experience to. Sayang nga naman kapag hindi. Nakikita ko na sobrang nag-enjoy sila habang nag-floating bike. Kaya nag-decide ako na subukan na lang. Pero sinabi ko sa kanila na hawakan muna kasi hindi pa ako marunong.
Sabi ko, itatry ko pero wag nilang bitawan. Habang nag-e-enjoy ako, hindi ko alam na binitawan na pala nila. Liko, madam! Dili ba yung liko? Liko, manubila ka na! Oh, sige, tuyo! Wow! Madali lang palang mag-floating bike, mga kapilingon. Inuna ko lang talaga yung kaba. Nung natuto na nga ako, parang ayoko nang tumigil. Super mag-i-enjoy talaga kayo kapag dito kayo gagala. Before ko i-end, i-welcome muna namin kayo, mga kapilingon. Welcome to the Bandalaga Floating Playground!